Sa tanan na itong mga kaigsuunan nga nasa ilang tagsa-tag sa kapanimalay. Idapit mo na mo diha sa pagsunod ka na mo sa among pagpasalamat o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ang basahon sa Ginoo nagayikan sa Salmo chapter 113 verse 2 na insya din ni Dalaygo ng ngalan sa Ginoo karon o hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, ang atong pagdaig o pagpasalamat sa Dios dili lamang sa panahon nga maayo ng atong kinabuhi o sa panahon nga anaa kita sa tanan na itong agikinahanglan, kundili nag-ingon ang pulong sa Ginoo ang pagpasalamat o pagdaig sa Dios sa walay kinutuban ug hangtod sa kahanturan. Busa karon nga takna igsuon unsa man ang imong sitwasyon karon, pasalamati ug dayga ang Dios tungod kay kaya ni Lord nga bag-ohon ang atong mga sitwasyon. Magampo kita dalaygon ug makagagahom namong amahan, ikaw ang tinugdan sa tanan sa among mga kinabuhi Ginoo. Gusto ka namong dayon pasalamatan o Dios sa imong kaayo sa among mga kinabuhi gikan sa sinugdanan Lord hangtod sa katapusang gutlo sa among mga kinabuhi. Ug diha sa among pagduol kanimo karon nga takna, hawani ang among mga kasing-kasing ug una-una ug punaa kami sa mga langit nun Lord nga kahibalo nga nagagikan diha kanimo. Himua kami ang angayan diha sa pagduol sa imong mga presensya aron makadala kami sa among mga pagdayeg pagpasalamat diha sa imong ngalan. Dalaygon ka o Dios sa walay kanatapusan sa among mga kinabuhi sa pangalan sa among Ginoong Jesus. Amen. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay,
Panginoon. Itong awit na ito ay ihandog namin sa inyo dahil alam namin, Lord God, that you are a great, great God and faithful God in our life. That's why today, Lord God, minsan naalala namin may mga pagkakataon na akala namin kami lang, nag-iisa lang kami. Pero at the end of the day, nakita namin yung galaw mo, Panginoon, kung paano mo kami tinulungan. Kaya salamat at ikaw ang Diyos namin. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat. Body.
kasing-kasing ko. Bayawon ka o kalagaran ko, Ginoo. Ang tanang tunay kinabuhi, magsimba o mag-awit sa atong buhi ng Diyos. Nahimuso ko, ning kalimutan, uban sa dako nga katuyuan, inigsunong ko sa kalangitan, mga ulan ko, kapito. May kinabuhi kami, Ginoo. Padayon namong ipadayag ang imong pagkamaayo
ang imong pagkahigmahigugmaon sa matag usa ka na mo, Dios. Usa karon nga takna, Lord, padayon ka na mo nga itaas, ibayaw na among among mga kamutiha kanimo isip pagpasalamat, O Dios. Kaya let's worship our God, for He deserves to be praised and exalted in this place. Continue to sing to Him. Halina't sama-sama natin purihin ang ating Diyos! Halina't sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong sa ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Thank you, Lord! Halina't sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama awitan natin siya. Diyos, wala gyud na biya sa matag usa kanato. Busa ang Diyos, takos nga pasalamatan ug daygon kanunay sa atong kinabuhi. Matud pa sa pulong sa Ginoo sa Malakias 3:10, gaingon dire, dada ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibuubo ko kaninyo sa madagayaon gayod nga mga panalangin. Kanunay ang Dios magmatinud-anon sa iyang pulong mga igsoon. So sa akong mga kaigsoonan nga anaa karon nga takna ug naglantaw sa tagsa-tagsa nila ka Pinoy-anan, ang Dios balika nato ug unsa ang hustong takus ngadto kaniya. Kay ang panalangin naghulat na sa matag usa kanato. Ang kulang na lang nato nga ablihan ang atong kasing-kasing nga sa tanang takna sa atong kinabuhi mangmanggihatagon kita. Labi na sa iyang simbahan nga kabaluta nga wala na kinahanglan ang Dios sa ato ang mga finances, but the church need it. And we know kung buhato nato ni nga kinasing-kasing, ang Dios may magabalo sa ano ng mga igsoon. Busa sa kanunay sa atong paghatag sa hustong takos ngadto sa atong buhi nga Dios, dapat may kalinaw, may kalipay sa atong kasing-kasing. Kay ang Dios mahimuot ana mga igsoon. Busa karon nga takna, hatag sa Dios nga walay pagduha-duha nga kanunay inubanan sa gugma nga gikan sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Langit to namong amahan, tuburan sa among kinabuhi, tuburan sa tanang butang nga among naangkon. Giila ka namo o Dios nga ikaw ang Dios sa among kinabuhi. Mapasalamaton kami karong atak na o Dios sa pribilehiyo nga imong ihatag aron kami o Dios makabali kung unsa ang panalangin nga imong ihatag sa matag usa kanamo. Tuguti o Dios nga sa matagbuhat namo ni ani Lord, ikaw mapasidunggan, ikaw mapahimutan kanunay o Dios. O kini nga simbahan o Dios, amo kini gisalig diha kanimo Lord nga lugwayan mo pa kini nga simbahan, padakon mo pa kini o Dios nga dili lang kami Lord ang musimba mo dayeg kanimo kundi Lord, madugangan pa kami o Diyos sa pangalan ni Jesus. O isip, Lord, nga maghatag sa imong simbahan. Padayon, Lord, nga tagbuon mo ang panginahanglan sa matag-usa ka namo o Diyos. Nga diin gina-acknowledge ka namo sa among kinabuhi nga ikaw ang supplier, Lord, sa tanan ang kikinahanglan, magagmay magkinihangtod sa madagkong butang sa among kinabuhi o Diyos. O kikip pa namo, Lord, nga ikaw ang Diyos nga namagatinod anon sa among kinabuhi, sukat pa sa una o hangtod sa katapusan ni aning kalibutan na o Diyos. Sa among kinabuhi, wala kami ng pasalamatan, dahil kung simbahon, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ipalapak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalapak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay
Mayong buntag ka natong tanan. Now, Igsoon, we are on the month of November and we have a new series entitled Our Future Through God. But before anything else, bago ko magpadayon sa akong sa mensahe sa Ginoo, Igsoon, kanina nakapulami, it doesn't mean nga BBM, no? Base nakaingon mo karon tungod kay narabay gi pagawas karon nga ang tanang supporter, no, ni BBM nakapula, no? Talagang every Sunday naagid mi color coding, but salamat sa Ginoo, no? Ang importante mga anak ta ni Kristo tanan. Hallelujah. Amen. Okay? We have a new series today and the title of our series for this month is Our Future Through God. Unsa ba atong kinabukasan? Unsa atong ugma uban ang atong Ginoo, no? Kini nga gitawag natog future is not necessarily diri lang sa kalibutan. What will happen? Unsa may mahitabo sa atong kinabuhi after this life? Unsa ba ang atong kuyugan? Kinsa ba ang atong ubanan human niining kinabuhi nato sa kalibutan? And ang atong subtitle today is The Happiest Day. Kaya kung doon na mo yung mga pinakamalipayon nga adlaw sa inyong kinabuhi, doon na ba'y mga memorable days sa inyong life, wala na'y lain o wala na'y makakumpara nga pinakakalipay ni anak kung dili kining the happiest day when God returns of His second coming. Hallelujah! Kinsa excited ni anak? We are excited, mga Kristohanon, sa pag-abot sa atong Ginoong Jesus. Muni nga, karon atong hisgutan. Dili pa man ta, wala man ta masayod kung kanun sa maabot, pero atong hisgutan, and we have to transcend. Dapat ang atong pagtuo, ang atong panguna-una, mulabaw pagayod ni ini, no? Mulampas pagayod. No? Lawakan na to ang atong panguna-una karon. Kasi hisgutan na to, ang atong kinabuhi sa next na kinabuhi. No, kaya atong hisgutan ni ini nga topic karon, let's talk about rapture. Yung pagbayaw kanato. Di ba kabantay mo sa Facebook, dunay mga tao nasa simbahan, nikalitrag kawala. Nasa merkado, nasa ilang opisina, nasa ilang trabaho, nikalit lang og kawala. Muna ang picture or illustration kung unsa gayud ang rapture or pagbayaw sa tanang mga magtutuo. Another thing nga ato sa blawakan ang atong pagtuo karon is kining gitawag na tuga tribulation or the second or kining second coming sa pag-abot sa Ginoo niining kalibutan kay mubalik kayo siya ug ang resurrection igsoon. Now today sa atong pagpadayon mga igsoon ato sa pangayon ang giyas balang espiritu ug magampo kita. Amahan among langit nun, we praise you, we love you and we thank you for all the good things ngayon gihatag ka namo. Lord, salamat. O ganiya na usab kami, willing maminaw sa imong pulong, O Diyos. Nasayod kami, Lord, that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salamat, Lord, nga pinaagi nini nga pulong, imong iwagan ang among mga dalan, imong hatagan o dugang pagsabot. Aron sa ingon ni Ana, Lord God, mahamtong gayud ang among relasyon, ang among pagtuo, nganha kanimo pinaagi sa paghigugma pa, sa hingpit nganha kanimo, O Diyos. Salamat, Lord, Holy Spirit. We acknowledge you. Thank you for being with us today. We worship you in Jesus' mighty name. Amen and amen. The happiest day, our future through God. Mga igsoon, kinsay nahadlok diri sa ilahang kinabukasan. Kinsay nahadlok diri sa ilahang unsay may tabo sa ilang ugma. Di ba? Wala man ta masayod kung unsa gayud ang atong ugma. Now, ugma is not literally mean na kung unsa lang ang imuhang prosperity sa imong kinabuhi or kalampusan sa imong kinabuhi. We are talking about after this life nga naa nato karon. Nahadlok ba mo? Kay nga naman, doon ay gitawag na dili pagyud ko sure, dili pagyud ko secure, kung unsa ang akong mahimutangan. Mga igsoon, and allow me to say this in Tagalog. Alam nyo, kaya maraming taong natatakot sa kinabukasan kasi pag hindi siya, referring to God, pag hindi siya ang ating Diyos, we have all the reasons to be afraid. Di ba, mahadlok man kita pag wala pa tayo sure sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, kaya wala man ta kabalo,
duhara man gyud atong kapaingnan, ang langit ug ang impyerno. Ug siguro I'm sure and I'm pretty sure nga wala gyud gusto madto dito sa impyerno. Taas daw kamot kisay gusto madto dito. Wala gyud. Pero kinahanglan mga igsoon nga karon pa lang daan ato nang ipreparar atong kinabuhi. Tungod kay nga atong kinabuhi wala lang ta naka-design diri sa kalibutan. We are citizens of heaven. Dito tapadulong. Mubitaw karon daghan kayong nagdalamhati, daghan kayong nagsubo, daghan kayong nagbangutan igsoon, lalo na itong mga tao nga dili man andam, nga kuhaon, mawala, walay preparasyon, kalit lang. Nisaka lang ang BP, itaas lang ang sugar. Gihatod na dahin dito sa minteryo. Diba daghan kayong mga panghitabo karon igsoon? So dunay tayo mga rason nga mahadlok ta, makuratan ta, mabalaka ta, because we are not sure ug kinsa gayud pa ang atong tinuod nga Dios sa atong kinabuhi. But, brothers and sisters, if God, if the Lord Jesus is your God, unsa may inyong kahadlukan? Wala na, because He is our God. We are so blessed, nga naman, that God made Himself known to us. Blessed kayo ta, kaya ang Dios iya gayong gipakita, iya gayong gireveal kung unsa siya sa itong kinabuhi, pinaagi sa Bible, iyang gipasabot igsoon. He made Himself to us kasi sabi ng Panginoon, maliban ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin, hindi natin siya makikilala. Kaya habang nandito tayo sa lupa igsoon, habang hindi pa nangyayari ang lahat ng ito, the future proof ay ang salita ng Diyos. Walay laing katibayan, walay laing proof igsoon nga atong sundan, atong basahon, o atong mahatagan nga kini ang kamatuoran, kundili ang pulong ragayod, ang Biblia igsoon. Ingnaimtapad, nagbasa na baka? Basa lang, Genesis, sa kalinya, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Katulgo naman dayon. No? Mga intro voice rata. May lag sa umpisa. No? Pag-abot na po dito sa John. Memorize ragi hapon. Sama itong John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son for whoever believes in Him. Di haragi takot to bigsoon, no? Hallelujah. Ang salita ng Diyos, ang iyang pulong, ang mga igsoon, maoragi yun ang katibayan, ang proof. And we are blessed to understand this, that God has the winning card. At hindi lang siya winning card, iyon pong ating kampiyon. No, nagtagumpay siya igsoon, pinaagi dito sa krus sa Kalbaryo. Kumbaga, kampiyon siya, o siya ang katapusan nga malipay o makatawa igsoon. Ang kanyang script ay talagang siya ang tagumpay sapagkat napanalunan na niya ito. Even before the foundation of the world, He already set the plan. Hindi ito tsamba. Even ang Word of God, the Scriptures, no? Ginama man kini sa mga tao, pero it is God's breath. It is the Spirit of God nga nagbutang sa ilang mga kasing-kasing una-una aron mahiusa, ma-reconcile gayud ang mga pagtulunan aron mausa ug mo kini hinungdan sa atong pagtuo karon igsoon. What a wonderful and amazing book nga gihatag sa Ginoo nato. Kaya ug duna tay kaluyahon, basa tas Bible. Come to me all who are weary and easily loaded and I will give you rest. Daghan kayo mga pagtulunan, mga tambag sa Bible igsoon nga maka-comfort ka nato. No? So this revelation mao gini ang makita nato kun unsa gayud ang atong Dios sa atong kinabuhi. Hindi ito tsamba, hindi ito swerte, ito ay pinagplanuhan ng mabuti ng Panginoong Diyos. Kaya naman ang Biblia ay nagbigay ng pundasyon ng ating pananampalataya na tungkol sa mga nangyayari sa kinabukasan. Kaya pati kinabukasan, igsoon, pati ang atong ugma, naagayon makita sa pulong sa Ginoo dito sa gipadayag, sa Revelation. Kaya if you read the Revelation, igsoon, dili ni aron mahadlok mo kung unsa ang mahitabo sa kalibutan. But to make you aware, to make you reminded, ngaingani ang atong kinabuhi after life.
Tingnan niyo po ang sinabi niya sa Isaya. Ako ang Diyos at wala nang iba. Ako ang Diyos at wala akong katulad. Nabay kapariha sa Diyos? Wala. Kaya please comment on section below. Wala kang katulad. Hashtag wala kang katulad. Siya ang Diyos at wala nang iba. Ako ang Diyos at wala akong katulad. Ako ang nagpapahayag mula sa simula hanggang sa kahuli-hulihan. I am the Alpha and the Omega. Hashtag Alpha and Omega. Ibig sabihin, hanggang sa hinaharap, mula pa sa unang panahon, hanggang sa nangyayari pa lamang, sapagkat sinasabi ko na sa inyo, ang aking layunin ay maitataguyod at gagawin ko anuman ang nais ko. Anuman ang planuhin ng Diyos, gagawin niya. He will always faithful to His promises. Kaya kung unsa iyang istorya kanimo, unsa ang iyang promises nga gihatag kaninyo, igsoon, receive that. Dawata ka na, igsoon. Kasi dili man karon, dili man ugma, dili man December, but I believe if we are always hold on to the promises of God, mahitabo gayod na audio, igsoon, kay dili siya bakakun. Ang Dios dili atik-atik lang, kundili tinud-anay siyang dunay agreement o covenant nga na kanimo igsoon. Kaya napakasarap unawain na itong salita ng Diyos na ating pinanghahawakan ay tunay na ating matatanganan. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya ay nakakahawa dito dahil ginawa ng Diyos anuman ang sinasabi niya. Kung anuman ang sabihin niya igsoon, ito ay kanyang tutuparin. Pikpikaim tapad. Tutuparin ng Diyos. Maghanda sa pinakamasayang araw, the happiest day of our life. Nais ng Diyos na maging handa po tayo sa tagumpay na inihanda niya rin para sa atin. Ito ang good news, mga igsoon. The best day of our lives is about to come. Paano? But ang tanong nito, are you ready? Ready ka na ba sa best day of your life? Inayong tapad na po, ready na ba ka? Kaya Jesus is coming again. Now listen to this. Para sa ating pag-aaral, para hindi ninyo makalimutan, hours of waiting is nothing if the one that is coming is our everything. Huwag po nating kalimutan yan. Kapag ang ating inaantay ay ang lahat sa atin, kahit ilang oras pa yan, but here, remember ours, our best thing in life na talagang makita natin yung kaganapan ng ating kaligtasan. Kaganapan ng ating kalayaan. Ito yon. Jesus is coming again. Makikita natin yan sa kanyang pagbabalik, sa ating rapture at ganun din sa ating reward. Hindi ko kayo tinatakot, pero muabot mangyuta ni ini nga part sa itong kinabuhi, nga doon na gayoy, rapture, and prepare yourself. Kasi no one can save you but you yourself, your faith, and your belief ngadto sa itong Ginoong Jesus. Now, simulan po natin sa return. Anong mangyayari? Bakit po return? I want you to extend your mind karon igsoon because this is a doctrine. This is our belief, our faith as a Christian. What makes Christ the best day of our life? Now, isipin po natin. Basahin po natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 14 para maunawaan natin itong mabuti. Kasi daghan kayo na ito, nahadlok. Daghan kayo na ito, mag-alingasala. Daghan na kayo nangamatay ka ron. Tapos muna ang usahay, bisag sipunon lang ka, hilantan lang ka, kadyo talabas. Daghan na kayo mga kabalaka. No? So I will encourage you today nga masabta na to, maunawaan na to ang dako gayud nga mensahe sa Ginoo karon. Now, unsay may tabo? 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 14. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed. No, muna ang gingon ni Pablo sa Thessalonica, nga dili mi gusto, nga dili mo makabalo, dili mo makasabot ni ini about those who sleep in death. Unsa may gustong ipakita ni Pablo diri? Giyang giskutan katong mga nangamatay, gitawag nila who sleep in death. So that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope.
Daghan kayo na to, pag naay mamatay, magbangutan. Grabe ang pagbakho, grabe ang paghilak. Hantod, duha na lang kabulan, kasigi ragyapon kaghilak. Grabe no, di mahurot ang luha. Ngano man, kay dili sila kadawat, nga nawala rag kalit, namatay lag kalit, ingato ang pamaagis kamatayon. Pero I will remind to all our viewers today, listen to this. We are talking about the sleep in death katong mga namatay so that you do not grieve like the rest of mankind. Verse 14, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. So ang mangyayari, yung mga namatay, pag-abot or pag-return sa atong Ginoong Jesus, dalon to niya. Insay gusto mamatay. Katong mga who have fallen asleep, dalon to niya, pagbalik ni Jesus. Pinagpala ang mga nangamatay, ang mga namatay, sapagkat sila ay magpapahinga sa kanilang mga trabaho. Hindi. Now, sa ato pa, Pastor, kinahanglan eh, mali pa yun yung mamatay. No, we are talking about those who have died, katong mga namatay, mga magtutuo. No? Now, so that you will not grieve, hindi po magdalamhati. Hindi naman masamang magdalamhati, as do the rest who have no hope. Yung wala bang pag-asa, yung magdadalamhati po na walang pag-asa. Yun po ang malungkot. For if we believe na si Jesus or si Jesus ay namatay at nabuhay naman muli, maging ang Diyos ay dadalhin niya, kasama niya yung mga namatay, namatay na o nang tulog na kay Jesus. Kaya ayaw mo pagtulog-tulog niya. For this we say to you by the words of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, hindi tayo mauuna sa mga nangatulog na. Dahil si Lord mismo ay bababa mula sa langit, sa mga langit? Langit na may sigaw at mayroong tinig ang anghel. So sa return day ni Jesus igsoon, dunay sigaw. Murabag sa unang panahon, di ba? Pag naay mga announcement, di ba? Musigaw man tong ilahang tiga, ang uban gani nga mga kingdom, doon na sila gitawag og shofar. It means nga doon ay announcement, doon ay ipahayag, doon ay news nga ipahayag igsoon. So unsa may tabo niini? The Lord, no? Hindi tayo mauna sa mga nangatulog dahil si Lord mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw at mayroong tinig ng arkanghel at mayroong trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo. Kaya remember this, wala man takabalo sa saktong oras kanus sa mabalik ka nga itong Ginoong Jesus. Tungkol kay ang pulong si Ginoon, ngayon siya, He is like a thief of the night. So, pag makadungog, ganay mo, trumpeta. Tindi. Trumpeta. Katong-atong nadungog diri ganina, saxophone to. Basin pag makadungog mo at na dito sa merkado or sa kuhan, makahingo mo, la, tapos na kalibutan. Trompeta. No? Dunay trompeta. Kung sa may tabo diri, igsoon. Ay mabubuhay. Sabi niya, din tayong mga buhay ay mananatili na irarapture. Tayo ay kukunin. Tayo ay hahablutin. Kaya mo kalitra og kawala din na imo kauban kung rapture na. No? So kung kita diri na sa church, mga magtutuo, pag-abot sa atong Ginoo, doon ay rapture, mawala tanan. Hala, og na ay mabilin. Muna ang pangutana, og ikaw ang mabilin. Hala ka. Di ba na may salida yung ana? No? Tayo ay hablutin. Tayo ay dadalhin doon. Kasama nila, kinsaman nila, kasama nila at tatagpuin ni Lord doon sa ulap, kauban atong mga who have fallen asleep, katong mga nangamatay. Mag-abot na dito sa panganod. Tindi. Kasama nila at tatagpuin ni Lord doon sa ulap at doon ay makakasama na natin ang Panginoon. Iro mo, kauban niyo si Lord. Lord, pwede magpa-selfie niya. Pwede magpa-picture. Kaya naman, aliwin niyo ang bawat isa sa mga salitang ito. Now, tingnan niyo po ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Napaka-importante po
na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay araw ng ating kaluwalhatian. Sabi nga ni Paul sa Romans chapter 8 verse 30, sabi niya, yung mga tinalaga niya, yung mga tinawag niya, pinawalang sala niya at yung mga pinawalang sala niya, luluwalhatiin niya. Kaya napaka-importante ang return na ito. Kaya nga, babalik ang Panginoong Hesukristo para ganapin yan at hindi lang yan. He will conquer the devil and He will rule the world. Sa madaling salita, gagapiin niya ang kapangyarihan. Ano sa manang gagapiin? Iyang buntugon, iyang pildihon, ang kapangyarihan nga naaderis kalibutan. Nganuman, unsay naaderis kalibutan, daghan kayong mga naghari, diris kalibutan, nga iya sa kangit-ngit. Kaya ang gagawin ng Panginoon, gagapiin niya ang kapangyarihan ng kadiliman unang kasamaan. Bakit? Dahil sabi nga ni Juan that the whole world lies in the control of the evil one. Pero pagdating ng Panginoon, brothers and sisters, unsa iyang himuon? Pagdating ng Panginoong Hesukristo, sisirain niya yan tulad ng kanyang sinabi. At ito ang sabi niya tulad ng ating panalangin. He will rule the world. Kaya nga ang ating prayer to those who awaits for the coming of the Lord, yung naghihintay talaga, maging sa panalangin natin, lagi nating tapat na hinihingi, Lord, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Ang malungkot po kasi, minsan, maging tayo man sa ating sarili ay hindi ganun ka-excited kasi hindi natin pinag-pray ito. So, itong ginaampo, lagi nating pinag-pray, Lord, matagal na yung pandemya. Lord, matagal na nga nagkalisod me. Lord, bigyan mo kami ng makakain. Lord, nakalimutan na natin, no? Daghan kayong mga hinaing, no? Mga yangungos tong kinabuhi. Pero ato nang nalimtan igsoon nga naghari na siya, no? Pwede mang atong prayer karon, Lord, maghari ka sa among kinabuhi. Maghari ka sa among pamilya, maghari ka sa akong finances, maghari ka sa trabaho, sa church o sa uban pa. Panginoon, maghari ka. At ito ang magandang bagay na huwag nating kakaligtaan. Pagdating ng Panginoon, talagang maghari siya. Kaya ang sabi ay, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord. Hashtag, the kingdom of the world has become the kingdom of the Lord. And of His Christ, and He will reign forever and ever. Amen. Walang hanggang maghari ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ng ating Panginoon. Yan po ang ating inaasahan. Kasi sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa, Igzoon, tandaan natin, He will rule at pagdating ng panahon na yan, hindi lang siya ang mamamayani, mamumuno, talagang dadalhin niya sa hustisya ang kagagawan ng mga tumatanggi sa Kanya. Mga taong walang galang sa Kanyang prinsipyo, sa Kanyang mga salita. Mga taong nagdala ng kahirapan sa maraming tao. Kaya yung mga tao na nagpapahirap sa kapwa niya nga tao, tinitingnan ng Panginoong Diyos yan. Yung mga tao naghatag og kalisod sa iyang mga kauban, nagpasakit, nagpaantos igsoon, tinitingnan ng Diyos yan. At pagdating sa Kanyang hukom, no, sa judgment niya igsoon, meron niyang kalalagyan. Mga taong nagdala ng kahirapan sa maraming tao, lalo na sa mga mahirap, lalo na rin sa mga tagasunod kay Jesus, lalo na sa buhay natin ngayon, we feel na marami gayong injustice. Bisan pa man gani, sa kanang pagkuha og mga, kanang pagpila na to sa mga, kanang mga vaccination, pagpila na to sa kanang mga ayuda, doon na gani mga gipang hatagan gyapog pabor. Itong luoy na kayong dugay na kayong gapila, mo'y ulahig yun. No? Ang daming mga pandaraya, no? Lagi tayong nabiktima, laging tayong mga nananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, He will sit on the great white throne. He will bring
judgment to people. When He rules, brothers and sisters, He will bring judgment to the ungodly. Yung mga nasaktan, yung mga pinahirapan, yung mga luoy nga gikalisod-lisod igsuon, God will bring judgment to that. He will bring justice to the unjudged. Talagang itong mga tao na ito, tapos na ang maliligayang araw nila. Kaya ang sabi ni Paul, I don't want you to be ignorant about this. Ayaw kung hindi niyo ito alam. Dahil yung atin pong kamangmangan sa bagay, nakaka-apekto yun sa ating nararamdaman. Kaya kung wala tayong kaalaman, sigurado ang ating madadamay ang ating mga nararamdaman. Isipin niyo ng mabuti. Kaya brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve, para dili mo magbangutan, kaya sila nalulungkot, nalulumbay ng sukdulan dahil sa hindi kasi nila alam. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. Pero karamihan ng tao na mayroong pagtitiwala sa Panginoon, sobrang magaan ang kanilang puso, may ngiti. Smile naman, Jen B. No? Ah, grabe naman, bisag bagong swildo, ah. May ngiti. Ngiti naman kayo dyan. Yung mga taong mali pa yun, di ba? Makita, bisag, dili na kinahanglan nga ipakita tanan ang ngipon. Smile, no? Smiling, mali pa yun, no? Pero karamihan ng mga tao mayroong pagtitiwala sa Panginoon, sobrang magaan ang kanilang puso, may ngiti sa kanilang mga labi, and they were ready to face our Lord Jesus Christ. Why? Not because of the righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ who will come and bring salvation to those who await this coming. Now, tingnan nyo ng mabuti. Napaka-importante ito. Balikan po natin ulit, for this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven, munaog siya gikan sa langit, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Bababa siya. Bababa siya dito sa lupa. At alam niyo kung gaano kaimportante yan, kasi pangako ng Panginoong Hesukristo, sabi ng Panginoong Hesukristo, do not let your heart be troubled. Huwag kang magulumihan. Magulumihanan. Sabing ganun. Magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa akin. Bakit? Sabi niya, in my Father's house, receive this, in my Father's house, there are many places, many dwelling places. In other translation, in my Father's house, there are many mansions. Maniwala kayo sa hindi, pero ito yung salita ng Panginoon. Insay gusto direk balay. Insay gusto direk siminto ang balay. Pinising, naipintal, tapos nai-grill ang gate, tapos nai-CCTV, tapos nai-Wi-Fi. Dili mabuhi kung way Wi-Fi. Palag way sudan, basta nai-Wi-Fi. Hindi. In my Father's house, there are many places, many dwelling places. Di ba mo excited niya na? Bisan dili aircon, dili kutsyon inyong gigdaan dire, pero pag-abot sa langit, tigson, mansion. Suswagi ni tuo. Amen po mo diha. Kung hindi yan totoo, hindi ko yan sasabihin. Salita ng Diyos yan. Tanawa raguna ninyo, basahan ninyo. I will go to, ingon ni si Lord, I will go to prepare a place for you. Diba? After His death, He resurrected. Ingon siya, muadto ko muna ko ninyo. Diba? The ascension of Jesus. I will go to prepare a place for you. At kapag, ito na, pag pumunta na ako doon at naihanda ko na yan, babalik ako ulit upang tanggapin kita. Wow! Tanggapin ko kayo sa akin upang puntahan ako
doon din kayo. Wow! Ang sarap naman ng assurance na He will be with us. Ang sarap ng assurance na hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ang Diyos. Look at what Paul said to Titus. Sabi niya, inaabangan namin ang pagpapala para sa masayang pag-asa si Jesus na nagbigay ng kanyang sarili para tayo ay iligtas mula sa ating mga kalikuan at inisin para sa kanyang sarili. Mga taong para sa kanyang pag-aari at nag-iinit para sa paggawa ng mabuti. Yan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Kung kaya't ang mga Christians sa panahon na yan, palaging tinatawag at nagbabatian sa bawat isa. They are reminding themselves, Lord, balik ka na. Naghihintay na kami sa inyo. Kaya tandaan niyo to, mga kapatid. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Hindi totoo na kapag nakamtan natin ang pangarap sa lupa, na wala na tayong pag-unawa ng kapahamakan sa kinabukasan. Na kung saan dun tayo niligtas ng Panginoong Jesucristo, hindi natin matatagpuan yung best day of our lives. Jesus is coming again, church, brothers and sisters. Rapture, ano yung rapture? Tingnan po natin, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then, we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord, nang sa ganun ay lagi na natin siyang kasama. Alam nyo, ang bagay na rapture na ito ay pinagtatalunan ng maraming tao, maraming mga church, maraming mga belief, even some other denominations, iba-iba yung pagtingin nila sa rapture or the second coming of Jesus. But I want you to understand itong bagay na ito upang maintindihan natin. Una, ano ba talagang ibig sabihin ng rapture? At paano ba mangyayari yan? At tingnan natin kailan yan mangyayari. Yung word na rapture, ito po ay mayroong expression na force na parang sapilitan kang kukunin, na parang dalin doon sa dagat niyang dapat niyang kalagyan. Alam niyo, sa ating mga tao, parang hanggat maaari, ayaw ko muna, dito lang muna ako. Hindi, dahil pipilitin ka talaga ng Diyos, kukunin ka niya, wala kang choice. Yun, parang ganun. God knows what is best, kaya talagang dadalhin ka niya kung ano ang best para sa'yo. Doon mo lang maintindihan in a twinkling of an eye na yes, kaya nga ang rapture na ito. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Sabi niya, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be rise, or will be raised, and perishable will be changed. Anong sinasabi ng Panginoong Diyos? Ito po ang pinaka-importante kung papaano ito mangyayari. So may tabo, during the rapture, mawala ratagkalit, kwaon tagkalit sa Ginoo. Tapos makadungog tag trompeta. Uban ka na to, dito ta mag-abot sa panganod. Ito po ang pinaka-importante kung papaano ta. Si Lord mismo bababa at mayroong sigaw. Yung sigaw may tinig ng Arkanghel. Pag sigaw niya, the dead in Christ will rise first. John chapter 5 verse 25. Really, very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear will live. At ang sabi pa ng Panginoong Jesucristo, the dead in Christ will rise first. Sobrang ingay ito. Itong araw na ito, sobrang ingay. Bakit? Si God nagsasalita. No? Makita na ito, nga musturya ang Diyos. No? Tapos nagsalita siya sa nagsalita pa si Archangel Michael. Kilala niyo si Michael Arkanghel, no? At ang una yung mga patay mo na ang babangon, pagbangon ng patay, tayo namang mga buhay. Buhay pa ba kayo? Look at the words, remain will be caught up together. Pagkabangon nila, sabay-sabay tayong aangat, will be caught up together with them. Kasama sila
doon sa ulap at katagpuin ang Panginoong Diyos sa himpapawid at makakasama na natin siya. Hashtag, wow, kasama na natin si Lord. Now, napansin niyo, kailan ito nangyayari? Nakita natin yung gagawin ng Panginoong Diyos. Nakita natin na una na yung mga patay. Ito ang tinatawag na first resurrection. Ito yung bagay na mangyayari. Pag ang trompeta na yan, nandun na din ang pag-announce. Katulad sa Old Testament, kapag may trompeta yung pag-announce, yun ay timailhan siya na pag-announce ng fiesta. Pag-announce ng mayroong announcement na gagawin. Pag-announce na mayroong assemble, no, ng mga tao ng Diyos. O nagbibigay ng single ng deliverance. Kaya this time, God is calling His people para time to move out. Yan ang sinasabi niya. Kaya itong rapture na ito, pag nangyari ito, mayroong matinding na tunog ng trompeta. Kaya anong sabi ni Lord? Then pag na-meet na natin siya sa air, magkikita-kita tayo doon. So magkita ta dito sa panganod. Yan ay larawan na kapag parating na yung conquered king para sakupin ang syudad, sinasalubong niya sa lahat ang kanyang tagasunod sa isang lugar at sabay-sabay silang papasok sa loob ng lungsod. Ito po yung position sa lahat ng tao. Dapat ninyong maintindihan, ito pong millennial kingdom na hatin iyan ulit sa kakaibang paniniwala. At ito pa, ang sabi sa Revelation, sa book, no? Sa Book of Revelation, then I saw thrones and they sat on them and judgment was given to them and I saw the souls of those who have been beheaded because of their testimony of Jesus and because of the Word of God. Yung mga nagsakripisyo ng mga magtotoo, yung mga apostoles na gipunggutan sa ulo, igsoon, makita na totoo unsay may tabo nila, no? And those who had not worshipped the beast of his images, so yung mga tigasunod ni Jesu Kristo, yung mga pinupugutan ng ulo na parusahan and had not received the mark of their forehead and on their hand and they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. At sila'y nabuhay naman uli. In other words, they are resurrected, they died and they resurrected. The rest of the dead did not come to life until 1,000 years were completed. Paano ka makakatiyak? Muna yung pangutana. Paano ka makakatiyak na kasama ka doon? Kasama ka ni Kristo Jesus. Listen, sabi ng Panginoong Jesu Kristo, mga igsoon, let me remind you, sabi ng Panginoong Jesu Kristo, truly, truly, I say to you, he who hears my word, yung mga nakinig, yung mga naminaw sa pulong niya and believes him who sent me, yung nagtuo kay Jesu Kristo na siya ang gipadala sa Dios Amahan, has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Brothers and sisters, isa ka na doon? Pikpika im tapad? Naminaw ba ka? Nagtuo ba ka karon sa gipadala sa atong Diyos Amahan? Kung nagtuo ka, kasama ka sa dalhon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Truly, truly, I say to you, an hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. Na iligtas niya mula sa kamatayan at naipunta niya sa buhay, hindi na siya mahuhusgahan. Kaya nga po, sa judgment day na yan, malungkot man sabihin, mga igsoon, kapag hindi ka kasama sa first resurrection or at sa rapture, that would be the worst day of your life. Yan ang pinakakalungkot na part ng iyong buhay. But if we are part of the first resurrection or rapture, kung hindi pa tayo namatay sa pagbabalik ni Jesu Kristo, that would be the best day of our life. Bakit? Kasi He will reign with Jesus and we have already passed out of death into life. Hindi na tayo husgahan. Yan ang pangako ni Jesu Kristo.
Yan ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Mga igsoon, mga higala, kung diri sa lupa, diri sa yuta, hinuhusgahan kayo, dinidiscriminate kayo, pinipersecute kayo, igsoon, those are temporal things. Huwag kayong malismaya. Huwag kayong madiscourage. Kasi, pag kilala mo ang Diyos, pag naniniwala tayo sa Kanya, mga igsoon, pagdating sa panahon, pagdating ng panahon, the second coming, wala nang huhusga sa atin, igsoon. Yan ang pangako ng Diyos. Comfort one another with these words. And alam niyo po bang may bonus? Na-rapture ka na, may bonus pa. May reward pa. Bakit? Tingnan niyo, sabi ng Panginoon, and then, who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we shall always be with the Lord. Ito po ang isang dapat o bagay na dapat niyong maintindihan. Ano kaya yung reward na yun? Ano ang bonus? May bonus pa si Lord. Revelation chapter 22 verse 12. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they've done. Pagbalik ng Panginoong Jesus, lahat yun, sobrang bilis ng pangyayari, bibigyan ka ng gantimpala. Ito po yung mga rewards na binanggit sa bagong tipan, sa New Testament. Sabi niya, there will be an imperishable crown. Ang sama ng imperishable crown? Dili madugta nga crown. Kaya siguro, ang uban ninyo diri, nakadawat man og reward, crown. Pero mga crown, mga prizes ra na, reward na diri sa kalibutan. Pero yung sinasabi ng Panginoong Diyos, imperishable crown. Crown of exaltation, crown of righteousness, crown of life, and crown of glory. Sabi sa Revelation chapter 4, verses 10 to 11, the 24 elders will fall down before Him who sits on the throne and will worship Him who lives forever and will cast their crowns before the throne, saying, worthy are You, O Lord and our God, to receive glory and honor and power. For You created all things, and because of You will they existed and they were created. This is our greatest honor, that we have something na mayroon tayong corona na ihayag para sa Kanya. Ihayag sa Kanyang paanan. Mga kapatid, this is our greatest blessings. The Lord is coming again, and He will take us with Him. Rapture, and hindi lang yon, we will be rewarded. I am closing this. Kung sakaling dumating na si Jesus, mga kapatid, at tawagin ka, Luriniana, Faith, Shannon, Rochelle, Joji, Hannah Joy, kung sakaling tatawagin ka ni Jesus, would you be there? Or your name will be called? Tatawagin ba ang pangalan mo? Mga kapatid, huwag nating biruin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Tandaan natin, that would be the best day of our lives na makikita natin ang katuparan ng kaligtasan natin bilang mga magtutuo. Kaligtasan ng mga Christians. No? Kaligtasan ng Diyos sa atin, at ang pinakakalungkot na hindi ka pala kasama. Remind yourself right now. This is an awareness and reminders for all of us. Hindi po ito biro na mensahe. Minsan, it takes time para intindihin itong preaching na ito. Pero ito ang hagit sa atin ngayon. As we face the first Sunday of November, tingnan niyo yung future natin, the afterlife. Ano ba yung afterlife natin? Are we ready? Ngayon, inuumpisahan mo na ba? Nag-start na ba ka? Uga, paghatag sa imong kaugalingon, paghatag og time sa imong kaugalingon, nga tos Ginoo, Lord, dugay naman ko kasimba. Pero Lord, nibalik yung kunin mo. Kay gusto ko mo abot
sa akong kinabuhi nga magtagbo kita pag-abot sa second coming, pag-abot sa imong adlaw nga maghimamatay ta. Diba? What a kalipay. Alam niyo, igsoon, unsa ka nindot ang usa ka dako kayo nga kalipay sa usa ka Kristohanon nga kana bitawng mutawag nimo ang Ginoong Hesus. Unsa siya kadako nga pagmusturya siya ang tibuok kalibutan mo dahunog. Nakita ninyo ang paghimamat ni Moses sa diyang nisaka siya dito sa Mount Sinai. Aron kuhaon niya ang mga tablets of stone, di ba? Tungod sa ka-great sa Ginoo, ang glory sa Ginoo, di man gani kayo siya katubang face to face. Tungod kay grabe ang kasinag sa glory o himaya sa Ginoo. How much more pa pag-abot sa itong Ginoong Hesus, mayon siya? Arming goal. Welcome, ubanta. John Milgrey, nahimuot ko ni mo. Hindi. Iba mo malipay, ana, Ikson? Nakigimamat na ninyo ang Diyos, ni uban na ninyo ang Diyos. Tawgon ka, ninilito. Wow. Excited ba, Tana? Kaya kung gusto mong tiyak kang kasama ng Diyos, ngayon pa lang sabihin mo na. And to those viewers, friends, families who are watching right now, repeat with me by praying, Panginoong Hesukristo, naniniwala akong namatay kayo para sa akin at nabuhay naman muli at walang ibang paraan para ako ay maligtas. Kaya Panginoong Hesukristo, tanggapin niyo po ako. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas, at pahintulutan mong mabuhay ako para sa iyo sa bawat araw, sa bawat sandali na ako'y mabuhay para sa iyong kalooban. Gabayan mo po ako, Jesus, kung yan ang kalooban mo, kapatid, mga nagdasal ngayon, tayo ay umuko at manalangin. To all of us, let us pray. Panginoong Hesukristo, patawarin niyo ako na nabubuhay ako sa sarili kong kakayanan, sa sarili kong kagustuhan, kaya't isusuko ko pa ang buong buhay ko sa iyo bilang aking Panginoong tagapagligtas. Dahil kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. At kayo'y nabuhay namang muli. At tunay na magbabalik kayo muli para tumupad ang una ninyong pagparito sa unang pagkakataon. At papaano ninyo tinupad ang iyong kamatayan sa krus at iyong pagkabuhay. Naniniwala akong babalik kayo at isasama ninyo ako sa iyong kaharian at maghahari kasama ninyo sa lupain na ito. Ama naming Ama at Panginoon, salamat na kayo ang aking tagumpay at ang aking reward, ang aking gantimpala. Kayo ay sapat na. Ngunit salamat din sa lahat ng mga bonuses, mga rewards na binibigay niyo sa amin. Nang sa ganun kami po ay lalo pang magpupursige upang meron kaming maihahayag sa iyong paanan, sa iyong gantimpala, sa iyong korona. Kaya tulungan niyo kaming maging masigasig sa bahagi ng iyong salita. We will come more passionate, Lord, sa iyong word, Ginoo. Maging sigasig sa mga pangangailangan, sa mga nangangailangan, sa mga taong hindi pa nakakita o nakaparinig sa iyong salita, Panginoong Diyos, ng pangkalikasan para sa inyo. Bigyan niyo kami, Diyos, ng tiyaga para sa iyong pagbabalik, aming Ama. Tulungan niyo po kami na sa bawat hakbangin ng aming buhay ay maging maingat kami at talagang magugol namin para lamang sa kaluwalhatian niyo. Salamat, Kristo, sa inyong pag-ibig sa amin. Tulungan niyo po ang isa
o ang bawat isa sa amin ngayon na nakikinig. Salamat sa kaligtasan at salamat sa kalakasan at salamat sa kaligtasan na kayo ay babalik at kukunin niya kami at gantimpalahan. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa ngalan ng Kristong Jesus, thank you Lord, thank you God, banal na Espiritu, marami pong salamat. Amen. Mga kapatid, sabay-sabay tayong magsamba sa Panginoon. Purihin natin siya. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus dahil siya lamang ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Pangalang Jesus, ito po ang pinaka-importante na ating tatanggapin, pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Kinsa man ako ikumpara kanimo nga dili mapakyas, bisan kanus amo pa sa ilokan. Mga problema ug balatian, walay laing tubag, ikaw lamang o Dios gamhanan ka. Kahibulungan ka I'm
kaigsoon. Giyawag na ako katong dunay mga elements sa ilang tagsa kapanimalay. If you have bread, make this a symbolic element as the body of Jesus. And if you have a juice or wine, make this a symbolic element of the blood of Jesus. Because we believe that through the blood of Jesus, we are saved, we gain victory. For I receive from the Lord what I also pass on to you. When the Lord Jesus, in the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Father God, we know that the Son of your Son, Jesus Christ, sacrificed for us in the cross. Nakita na mo, Lord, yung kanyang paghihirap, yung kanyang mga kasakitan Ginoo. Lord, we believe, iya kining gidawat ang tanan tungod sa iyang pagsunod, sa iyang Dios Amahan o sa iyang gugma nga ni kanamo. Lord, habang tinataas namin itong pan, panalangini ang tanan nga mukaon ug mudawat niini o Dios, nga magkaroon ug kadaugan sa tanan na sitwasyon sa ilang kinabuhi. Kung doon naman mga kaluyahon, kung doon naman mga discouragement, kung doon naman mga kabalaka o Ginoo, Lord, I pray na pinaagi niining element mamaligon ug muhamtong gayod sila. Maila gayong madaog ang tanan nga mga problema ug pagsulay nga ilang gisagubang karon. Panalangini kining pan, amo sab giampo Lord nga ang tanan nga mukaon ug mutuon nini o Dios mamaayo usab sa ilang pisikal nga panglawas. Salamat kay Ginoo sa kaayuhan amo kining gawaton ug amo kang handumon Ginoong Hesus. Sa pangalan ni Hesus, amen. Let's partake the bread. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kupa, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us pray. Our gracious and loving Father, we thank you for your Son, Jesus Christ. Through his blood, we are made righteous. Through his blood, we are redeemed. Lord, we thank you na pinaagi sa dugo ni Jesus, Ginoo, kami na pasaylo. Ang tanan among mga sala, iya nang gibayaran dito sa cross sa Kalbaryo. Lord, I pray nga ang tanan nga mudawat ni Lord God, makabati na sila silang kaugalingon nga dili na sila condemn, dili na maghari ang panguna-una nga sila makasasala, sila layo sa Ginoo. Because we believe, Lord, there will be no condemnation to those who are in Christ Jesus. Yeah, Lord, salamat sa privilege sa imong pagpasaylo, sa imong pagdawat kanamo bisan dili kami angayan. Thank you, Father. Amo kining dawaton ug handumon kanamo Ginoong Hesus. Sa pangalan ni Hesus, amen. Let's drink the cup. Kaysa matag inom ninyo nining kupa ug matag kaon ninyo nining pan, gisangyaw ninyong kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Handumon ko ang kibuhan. Sa kanya.
Let us pray. Almighty Father, we thank you, Lord, sa imong pagpuno kanamo, Ginoo. Gibusog nimo kami sa imong pulong, O Dios. Even, Lord, sa mga element nga among nabatunan karon, O Dios. Lord, among pag-ampo, even sa among mga magtutuo, Ginoo. Nakadulay nilang lauman, Ginoo, ang imong pagbalik din sa kalibutan. Nasayod kami, O Dios, na kining mga lihok na mo karon, mga congregation, ilang mga buhat, Ginoo, they are preparing themselves, O God, for the second coming. Lord, I pray na unti-unti ni mo ipakita, i-reveal kanila, O Dios, ang pag-andam, ang pag-aware, Ginoo, sa imuhang pagbalik, O Dios. Among pag-ampo, Lord, even sa among mga kaigsuunan karon nga naka-experience gayon o nagkalain-laing mga pagsulay, kain-laing mga unos, lain-lain mga gimbugaton sa ilang kinabuhi, pamilya man, relasyon man, even Lord sa sakit, even sa financial, even sa kawadon, Ginoo. Lord, buhay ka nga Dios sa una karon ug hangtod sa kahangturan. Ikaw nagatanaw sa among kahimtang ug ikaw nakabalo, O Dios, kun unsa gayud ang angayan para kanamo niini nga sitwasyon. Lalo na Lord among mga pag-ampo, among mga kaigsuunan nga nawad-an ang paglaom. Nawad-an ang pag-asa, Ginoo. Aduna sa mga hospital, dugay na nga higayon, na-confine paghihapon dito, O Dios. Lord, we pray for miracle. Even, Lord, for the life of Sister Ida Villamil. For the life, Lord God, sa among mga higala na ito na-confine due to COVID-19, Ginoo. Lord, hawasa sila. Ipalingkawas na sila, Ginoo. Because I believe, Lord, they are so tired, yikapoy na sila, Ginoo. Lord, I pray in the name of Jesus that miracle of healing be upon them, restoration and recovery be upon them. Among pag-ampo sa Lord sa congregation, even sa mga adunay mga tagstagsa ka, mga panginabuhian, mga negosyo, Ginoo, Lord, ikaw mag-provide o customer pa kanila. Even, Lord, sa among mga kaigsuunan, nga patuloy gihapon, Lord, midangop sa imong tiilan, ikaw maghatag kanila o paglaom, pagtuo, uga, kanunay sila nga positibo, Ginoo, sa mga panghitabo, bisan kinisakit, Ginoo. Lord, I pray, O God, sa imong pulong, nga mutisok gayod, bisan sa mga viewers, sa mga listeners, nga naminaw karon, O Dios. Continue to speak into their heart sa imong pulong, O Dios, that they will always be excited sa imong pulong o sa imuhang pag-abot, Ginoo. Palihog itaas niyong duha kamot, alang sa katapusan nga panalangin. Bindisyonan ug bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluloyon ug magmahinatagon siya kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo ug kalinaw. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom magauban kaninyo sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dalay gyud ang Dios. Thank you for watching. You are blessed. Ipalapak ang inyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay.